السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mga kapatid sa Islam, hindi lingid sa ating kaalaman na sa panahong pangkasalukuyan ay ang daming pagbabago. Napakadaming pagbabago, mga kaganapan ang nangyayari. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinadala siya dito sa mundo, una, upang hikayatin ang mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, hikayatin ang lahat na iwan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at maniwala lamang sa nag-iisang Diyos, ang nag-iisa, ang sandigan ng lahat, ang Diyos na hindi ipinanganak at hindi nagkaanak, at ang Diyos na walang kahalintulad, siya si Allah. At siya ipinadala sa sangkatauhan, sa lahat ng nilalang, sa jin, kasama po ang mga jin dito, yung mga nilalang na hindi nakikita, at tao, no? At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din mga kapatid, siya po ay nagbibigay ng magandang balita sa sinumang sumunod sa kanya at sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at siya rin ay nagbibigay babala sa sinumang susuway sa kanya, na kung saan ito ay paparusahan sa impyernong apoy. Ngayon mga kapatid, sa panahon pangkasalukuyan, kumbaga iba-iba yung ano eh, yung mga nangyayari, mga kaganapan na parang kakaiba. Subhanallah, ngayon digmaan sa Palestine, 'di ba? Yung mga tao roon na pinapatay, yung mga Israel, pinapatay po nila yung mga bata, mga babae. Kumbaga walang awa. At normal na lamang ba yun? Kumbaga, hayaan na lamang ba ng Diyos na hindi tatanungin yung pumatay, yung mga taong pinatay nila? At hindi tatanungin yung kung bakit nangyayari ito? Kumbaga, sa kabilang buhay, papasok na kagad sa, hindi na lilitisin yung mga taong pumatay o yung mga nang-api. Hindi po tatanungin sila dahil hindi po maganda yung ginagawa nila. At yung mga kababayan din natin na Kristiyano at nakakapagtaka lang talaga, nakakapagtaka yung mga kababayan natin Kristiyano, kumbaga sa kaganapan na nangyari doon sa Israel, alam niyo po, sa Palestine, is mas sinusuportahan particular ng mga Pilipino, karamihan sa kanila, mas sinusuportahan po nila yung mga Israel. Ano? At subhanallah, para silang hindi Kristiyano. Alam niyo po yun. Bakit? Dahil ang mga Israel o yung mga Hudyo, yung mga Zionist, is pinapatay rin po nila yung mga Kristiyano sa Palestine, yung mga Arabong Kristiyano. At yung mga Arabong Kristiyano sa Palestine, sila po yung mga matatandang Kristiyano na noon pa. Nauna pa po silang maging Kristiyano kaysa sa mga Kristiyano sa Europa, Kristiyano sa Amerika, Kristiyano sa Pilipinas. Matagal silang Kristiyano. At yung mga simbahan nila doon sa Palestine na iningatan ng mga Muslim, bakit iningatan? Sapagkat sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, yung ikalawang khalifa, ang Palestine po, yan ay nasa kamay ng mga Muslim. Nasa kamay po ng mga Muslim yan. Hawak ng mga Muslim yan. At hindi giniba yung simbahan ng mga Kristiyano doon sa Palestine. Para sa pagkalaman natin, hindi po ginibayan hanggang sa huling imperyo ng mga Muslim. Yung Ottoman Empire, hanggang sa panahon ng Ottoman Empire, hindi pa rin ginaba ang simbahan ng mga Kristiyano sa Palestine. Kumbaga, mapayapang namumuhay ang Muslim at Kristiyano roon. At nitong dumating yung mga Hudyo roon, 1947, ano po, pinatira sila roon, binigyan ng hawiya, alam nyo yun, binigyan yung hawiyan, hindi ko alam sa Tagalog yung hawiyan, parang yung ID, identity, yung binigyan silang identity sa Palestine, pinatira ng libre, nagkaroon ng digmaan. Parang bumaliktad, nawala yung kung sino pa yung nagpatira sa kanila, kung sino pa yung kumupkup sa kanila, is ginantihan nila ng masama, inagaw yung kanilang lupain, at ngayon pinagpapatay sila. Ito pa yung gusto kong dito tuldukan.
bakit yung mga kababayan natin Kristiyano mas sinusuportahan na ang kinakausap ko po yung mga Pilipino no mas sinusuportahan nila yung mga Israel samantalang yung kung pupunta ron yung isang Kristiyano kahit i-research nyo ngayon po sa Google o sa YouTube ang pananaw ng mga Hudyo sa mga Kristiyano dinuduraan sila minumura sila hindi ba sino ba yung sa paniniwala ng mga Kristiyano sino ba yung gustong pumatay kay Jesus hindi ba mga Hudyo at hindi mga Arab nung lumabas si Propeta Jesus ang gustong pumatay sa kanya is mga Hudyo yun ang akin na pinako siya sa krus mga Hudyo pero bakit sinusuportahan pa ng mga kababayan nating Kristiyano yung mga Hudyo nasa na yung selos nila sa kanilang pananampalataya at ngayon kapag may pupunta roon sa Palestine sa Quds ng mga Kristiyano para sa Hajj yung pag-Hajj pagbisita kasi yung ibig sabihin ng Hajj is bisita para gumawa ng pagsamba doon yung mga Kristiyano dinuduraan po sila ng mga Hudyo iniinsulto sila ng mga Hudyo kumbaga aso yung tingin ng mga Hudyo sa mga Kristiyano pero bakit yung sinusuportahan ng mga kababayan natin na Kristiyano yung Israel. Nakakalungkot po isipin yan. Parang wala silang selo sa kanilang pananampalataya. Ngayon, yung kaganapan doon, dito sa gitnang silangan, taglamig ngayon dito, at malamig. Malamig din doon siya sa Palestine. Ano po? Subhanallah, yung mga tao roon ay walang makain, walang mainom, yung iba walang matira, walang matulugan, yung mga bata sa kalsada lamang, samantala napakalamig ng panahon, at minsan, siguro, umuulan din doon. At kapag malamig talaga dito sa gitnang silangan is malamig. Ano po? Kawawa po sila. Kaya ito yung mga kaganapan. Hindi ba tayo napapaisip kung bakit nagkakaganito yung mundo? Mga lindol, tsunami, ano po? Pagputok ng bulkan, pagdami ng kamatayan. Ano ba ang ibig sabihin ng mga yan? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nagbigay ng babala at paalala patungkol sa Yawmul Qiyama. Ang ibig sabihin ng Yawmul Qiyama, ito po ang yung huling araw na darating. At darating ito. At kabilang dito sa nabanggit niya is yung Tulu'i Shams min Maghribiha. Kabilang sa mga hudyat o senyalis ng araw ng paghukom, kapag sumikat ang araw, sumikat na yung araw kung saan ito lumulubog, Subhanallah, sa araw na ito, hindi natatanggapin ni Allah ang pagbabalik loob ng isang tao. Anong ibig sabihin nito? May doktrina po kasi sa Islam, may doktrina na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, banggitin natin yung ibang doktrina na pinaniniwalaan ng mga Muslim sa na araw ng paghuhukom. Ano po? Una rito, yung mga minor, kasi sa Islam, may minor at may major sign. Yung mga minor sign na nangyari na at nangyayari sa panahon pa sa pangkasalukuyan at mangyayari pa at after ng kapag natapos kapag naganap na ang lahat ng mga minor sign yung mga maliit na hudyat o senyales ng araw ng paghuhukom darating po biglaan ang mga malalaking senyales ng araw ng paghuhukom magbanggit tayo ng ilan una rito yung paglabas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagpapadala sa kanya bilang isang propeta. Ito yung pangunahing katibayan o senyales na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Pangalawa, yung pagkanyang pagkamatay. Pangatlo, ito yung sinabi natin na nabanggit sa hadith, Fathu Baitul Maqdis. Kung baga darating yung pagkakataon na sasakupin yung Baitul Maqdis, yung Palestine at yung kokontrol dyan, yan ay nasa kamay o nasa pamamahala ng mga Muslim. At nangyari po yan sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na buksan po ang Palestine. Hinawakan po yan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pang-apat, yung Ta'un Amwas, yung paglaganap ng peste. At ito ay nangyari sa Sham, sa panahon nangyari sa Syria, sa Jordan, sa Palestine, lumaganap po rin yung peste, yung virus at marami po mga sahaba, mga kasamahan ni Propeta Muhammad ang namatay sa panahon na yon. At yung nangyari po ito mga kapatid, kumbaga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may darating na peste at nangyari na po. At yung ikalima, istifadatul mal wal istighna anil sadaqa. Darating yung pagkakataon mga kapatid na dadami yung kayamanan. Kumbaga kaliwat kanan, nandiyan yung kayamanan.
At wala nang taong tatanggap ng sadaka. Wala nang tatanggap ng hadiya, yung gift. Kasi bawat tao ay may kaimanan na. Makikita mo na lamang yung mga ginto, umaano, naglalabasan sa lupa, yung mga diamante, yung mga perlas sa karagatan, ano po, at mga hiyas. Dadami yung pera. Darating yung pagkakataon na wala nang tatanggap. Ngayon, siguro, marami pa naghihirap ngayon eh. Pero darating at darating ang pagkakataon, mga kababayan, mga kapatid, na walang tatanggap ng sadaka. At yan po ay nalalapit na, na hindi natin alam kung kailan darating yan. At kabila rin sa mga hudyat ng araw ng paghuhukom, yung paglabas, zuhurum mudda'in nubuwa, yung paglabas ng mga tao na nag-aangkin na sila ay propeta. Alam niyo po yun? Sa Pilipinas, ang daming propeta. Allahu musta'an. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito, 1400 years ago na ang lumipas na may darating, lalabas, mga lalabas na dajjalun, mga bulaan, at sila ay nag-aangkin na sila ay propeta. May lumabas sa gitnang silangan, may lumabas sa Amerika, may lumabas sa Africa, sa Australia, sa Pilipinas, napakaraming propeta diyan. Ano po? Dahil ginagawa nilang negosyo ang kanilang relihiyon. At yung mga tao naman, amen, amen, naniniwala sila, Allahu musta'an. So kabilang ito sa mga hudyat ng araw ng paghukom, yung paglabas ng mga tao na mag-aangkin sila ng mga na sila ay mga propeta. At ikawalo, zuhuru nar fil Hijaz. Ito ay may lalabas po, mga kapatid, na malaking apoy sa Hijaz. Pag sinabing Hijaz, ito po yung bandang lugar sa Madina, pasok sa Hijaz yan, at yung Makkah. At meron po, nangyari na po yan sa panahon ng mga sahaba radhiyallahu anhum, meron pong lumabas diyan na apoy sa kanilang panahon. Ang sabi ni Imam Nawawi sa kanyang hadith, وقد ظهرت في هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري. Yung taon po na 1654 al-Hijri, kanat naran aziman, nagkaroon ng malaking apoy dito sa Hijaz. Ito po, at yung mga ulama na namuhay sa panahon na ito, sinabi nila na ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangyari na. Kumbaga, nagkaroon ng malaking apoy yung sa taon na 654 ng Hijri, nagkaroon ng malaking apoy sa Hijaz. At nakita po ito ng mga ulama, at sinabi nila na ito na yung sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang rin sa mga araw na pag-uong mga kapatid, yung Diya'ul Amana. Ito yung mga ano po, ano, minor sign. Pag sinabing Diya'ul Amana, ito yung pagkawala ng amana, yung ipinagkatiwala sa iyo. Halimbawa, pinagkatiwalaan ka ng isang bagay, may mga tao hindi na pagkatiwalaan yun. At kasama na rito yung pamumuno, pinagkatiwalaan siya na siya ay mamuno sa isang bansa, sa isang lugar, hindi siya mapagkakatiwalaan. Ano yung ginagawa niya? Kurakot siya. Ganyan yung mga politician. Ganyan yung mga may kapangyarihan. Sinasamantala nila at yung katiwala sa kanila, yung pera ng bayan, ano po, binubulsa nila at ninanakaw nila. Hindi lamang ito sa mga politician. Bagos, pangkalahatan po yung hadith na ito. May mga tao, pinagkatiwalaan siya, o kabayan, bro, ito, 50,000 pesos, 10,000 reals, pakidala doon, ipagpadala mo. Hindi ginanap, hindi ibinigay yung amana, yung pinagkatiwala sa kanya. Ano nangyari? Inastos, binulsa. Marami pong ganyan eh. O to, pagkakatiwala ko sa iyo yung ating negosyo. Pero niloko siya, tinrider siya. Nawala na yung amana. Hindi na pagkatiwalaan. At kabilang po yan sa mga sa hudyat o senyalis ng araw na paghukom. At ikasampu, qabdul ilm wa dhuhurul jahal. Yung mga ulama, mamamatay na yung mga ulama. Kumbaga, kaunti na lamang yung mga nag-aaral sa Islam. Yung mga pantas is kaunti na lamang ang kanilang bilang. At ngayon, totoo po ito, kakaunti na lamang yung mga nag-aaral talaga sa Islam. Bagkos yung madami ngayon, yung juhal, yung mga kamangmangan, laganap ang kamangmangan sa kalupaan. La ilaha illallah. Wasabihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Lakas ng ano, ng kulog, ng ano, na dito sa malakas po kasi yung ulan dito sa amin eh. Ito po, papakita ko sa inyo. Umulan at kumukulog-kulog pa.
So, yun. Balik tayo sa topic natin, mga kapatid. May dua kapag kumukulog at makita ka ng kidlat. At sino po yung nakakaalam ng dua? Pwede ba mag-comment sa atin yung panalangin kapag ikaw ay nakakita ng ano? Ng kidlat. Ano po? Inshallah, antayin natin yung comment dyan para yung habang tayo ay nakikinig ng lecture, baka may mag-type, mapaalalahanan yung mga viewers natin kung ano yung dua kapag mayroong kidlat. Ang lakas po ng ano ng kidlat kanina at ng kulog. Ayan pa, subhanallah. Medyo ano po talaga ngayon. Opo, naulan po rito sa amin ngayon sa dito sa amin sa Boray dahil kahapon ang katunayan niyan. Ang lakas ng ano ng pagbagsak ng yelo. Yung pagbagsak ng yelo, ang daming yelo dito sa Boray, particular sa Hubeib. Mashallah. Punong-puno ng yelo. Type. May nag-type na ba ng dua? O sabihin natin yung dua. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ay kapatid na Mujahid Diaul Haq. Ganon din kay ayan Felicia Rojo. Type, sabihin natin yung dua kapag may kidlat na ikaw nakita, narinig mo yung kulog. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nabagitin ito sa suratul Ra'ad. Suratul Ra'ad. Ano kasi, kumbaga nasisilaw ako. Ano, umuulan ng yelo. Umulan ng yelo. Ayan. Yelo. Ayan na yelo. Yelo. Yelo, mashallah. Daming yelo. Ayan, no? Ito yung dua. Waisabihu rado. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته دامين يا نوم ما شاء الله في راي سسقيا ناتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله اللهم صيبا نافعا Masya Allah. Masya Allah, naulan ng yelo. Kahapon pa po yun eh. Kahapon pa may dito sa Boraida. Ito, pumasok sa ano. Masya Allah, kita ba? Ito. Lamig. Kahapon pa malakas yung yelo dito. Lakas ng ulan, mashallah. Balik tayo sa topic natin mga kapatid. Ayun, may nag-type na kanina, Jazawallah khairan jaza sa ating kapatid. Sinabi niya yung dua kapag may kidlat o makarinig ka ng kulog. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. No, yun po yung panalangin kapag ayun no, nakulog. Masha Allah. Alhamdulillah. Biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung ulan. At balik tayo sa topic natin mga kapatid. Saan na tayo? Yung sa ikasampu tayo, yung
pagkawala ng mga ulama, ng kaalaman at paglaganap ng jahal, kamangmangan. At yung ikalabing isa, intisharo zina, paglaganap ng zina. Ano po, paglaganap, yung ikalabing dalawa, paglaganap ng riba. Yung riba, ito yung patubo o yung interest. Kaya sa panahon natin ngayon, ang daming interest na, di ba? Sa Pilipinas, yung mga Bumbay at iba pa, kahit mga Muslim, pinapasok na rin nila yung ganitong bag, yung ganitong gawain, magpapautang 1,000, may tubo, after 2 months, kailangan, babayaran mo, yung 1,000, 1,200 na. Kaya 1,000, okay, o di kayo, 1,300. Allah mustahil, ito ay haram. Zuhurul ma'azif, ito na po mga kapatid, yung paglaganap ng musika, yung music, paglaganap na ito, kaliwat kanan, sa Pilipinas, pupunta ka sa malabas, puro musika, kinakalimutan na yung Quran. Magdadrive, Muslim, magdadrive, ang pinapakinggan, hindi Quran, hindi lecture, music ang pinapakinggan. Ikalabing apat, balik, tap, yung ikalabing isa, yung paglaganap ng zina. Ano po? Yung zina, ito yung adultery, yung pagtingin sa haram, pakikinig ng haram, paggawa ng haram, yung sa babae at lalaki. Ano po? Ikabilang ito sa mga hudyat ng araw ng paghuhukom. At kabilang rin dito sa mga hudyat ng araw ng paghuhukom, yung katratu shurbil khamar, yung pagdami ng mga tao, na umiinom ng alak. Pagdami ng mga tao na umiinom ng alak. At ika labing lima, tapawalu ri'aisha fil bunyan. Yung mga nagpapastol, yung mga nakatira dati sa disyerto, makikita mo na sila ay nagpapataasan na ng mga bahay. At ito ay nangyayari na ngayon. Sa Dubai, tignan mo sa Dubai, sa Riyadh, 'di ba? Yung mga nagpapastol, ito, 1,400 years ago, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, nagtataka sila, darating ba yung panahon na yun? Kumbaga, matataasan yung mga bundok dito sa Saudi Arabia ng mga gusali na yan? Nangyari na po ngayon. Tignan mo na lamang sa Makkah, yung clock tower, di ba? Diyan sa Riyadh, yung malaking, ano dyan, yung malaking gusali dyan. Nalagpasan na yung mga bundok dyan, ang tataas. Samantalang sila, noong araw, sila ay tagapagpastol lamang ng mga tupa. At nangyari na ito, na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, darating ang panahon, yung mga nagpapastol ng tupa, magpapataasan ng kanilang mga bahay. At nangyari na nga ngayon. At yung ikalabing anim, wiladatul ama rab li rabbatiha. Yung ama, ito po yung alila na magkakaroon ng anak. Tapos, darating yung panahon, yung nanay niya mismo, ano po, yung nanay niya mismo, mamaliitin niya, pagtataasan ng boses, yung pakikitungan niya ng hindi maganda, parang gagawin niyang alipin yung kanyang nanay. At nangyayari na po ito ngayon. Yung mga tao nakapagtapos ng pag-aaral, minamalitan nilang kanilang nanay, minamalitan na nilang kanilang mga magulang, ang kanilang ama, iniinsulto na sila, parang inutos-utusan na lamang, parang ginagawang katulong, sinisigawan. Yan po ay tanda ng araw ng paghuhukom. Dahil noong unang panahon, sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, sobra ang paggalang ng mga sahaba sa kanilang mga magulang. At ngayon, yung mga sahaba, nagtaka sila. Darating pala yung araw ng paghuhukom na yung mga tao, gagawin na lamang nilang alila, katulong ang kanilang mga nanay, utos-utusan ang kanilang mga nanay, sisigaw-sigawan yung kanilang mga nanay, at nangyayari na ito ngayon, mga kapatid. Napakarami nito. Sa Pilipinas, napakarami. Kay Tulfo, napakarami, subhanallah. At yung iba pa, dinadala yung kanilang mga magulang sa home for the agent, sa bahay ng mga matatanda. Allahul mustaan. Gabayan na tayo ni Allah, subhanahu wa ta'ala. Nangyayari na ito, 1,400 years ago, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, at nangyayari nga sa panahon pangkasalukuyan. At yung ikalabing pito, ito yung tinatalakay natin ngayon, mga kapatid, ito yung mga minor sign lamang, no? Mga minor sign. Katratul katal. Yung pagdami ng patayan. Sa Pilipinas, ang daming patayan. Dito ngayon sa gitnang silangan, ang dami. Sa Amerika, ang dami. Iba pa yung digmaan at yung mga normal na pagpatay sa pag-hold up at pagnanakaw. Ano po? Ikalabing walo, pagdami ng mga zilzal. Pagdami ng lindol. Ayan. Sa buong mundo, ang daming lindol. Sa gitnang silangan, sa Pilipinas, sa Amerika, sa buong mundo po yan. Ang tinutukoy ng hadith na ito, pangkalahatan. At paglaganap ng mga taong may damit, yung mga babaeng may damit, ngunit
wala silang damit. May damit sila pero nakahubad sila. Ano yung tinutukoy rito? Yung mga babae na nakadamit pero wala silang damit. Ang ibig sabihin nito, may damit sila pero yung kita yung kaluluwa. Ika nga, nakalabas yung dibdib o kaya naka-spaghetti. Mahaba nga yung damit pero napakasikip naman. Kita yung hubog ng katawan. Sa Islam, mga kapatid, iniingatan ng babae, pinoproteksyonan ng babae. Kapag ang babae nagsusuot ng hijab, nakasuot ng abaya, kailangan maluwag at hindi bakat yung katawan. May mga kababaihan tayo na nag-hijab, mahaba nga yung damit, pero bakat naman yung hubog ng katawan. Ito ay pasok pa rin sa hadith na ito, yung pagdami ng mga babae na nakadamit, ngunit sila ay nakahubad pa rin. Ginagawang fashion yung hijab. So, sila yung mga Muslim, paano pa yung mga hindi Muslim? Lantaran na yung paghubad nila ng kanilang katawan. At ika-21, mga kapatid, yung ika-20, yung sidqu ru'yal mu'min. Ang isang mu'min, kapag nanaginip siya, ito ay nangyayari na. Ano yun? Kapag nanaginip siya, nangyayari ito. Natatakot siya dahil sa mga kanyang nakikita. Sa kanyang mga napapaginipan. Ika-22, ika-21, katratu shahadati zur. Yung pagdami ng mga taong sinungaling. Alam niyo po yun? At itinatago yung katotohanan. Pupunta sa hurado, may judge, nag-away yung dalawa, nagtatalo sila. Yung katotohanan, tinatago na. Yung nananaig, yung laging kasalanan, yung taong makasalanan. At yung kabutihan, kumbaga, tinatago na yung mga katotohanan. Puro kasinungalingan na yung lumalaganap. Ika-22, katratun nisa, pagdami ng mga kababaihan. At yung ika-24, rujul ardul arab murujan wa anhara. Darating yung panahon, yung gitnang silangan, yung jaziratul arab, gitnang silangan, magkakaroon niya ng mga ilog at magkakaroon ng maraming puno. Subhanallah. Magkakaroon ng maraming pananim sa gitnang silangan. Yung disyerto, kasi arab, yung mga arabs, mga kapatid, kung babalikan natin ng history, sila po ay nakatira sa disyerto talaga. Sa disyerto. Pero darating yung araw na paghuhukom na yung mga Arabs is titira sila, yung kanilang lugar mismo magiging ano yan, dadami yung mga pananim dyan, magiging kulay green. Parang Pilipinas yung green na green. Verde masyado dahil sa dami ng puno, dahil sa dami ng pananim. At ito, magkakaroon ng maraming ilog dyan. Yan yung mga tanda ng araw na paghukom. At kabilang din dyan is yung magsasalita na yung mga hayop, yung mga babangis na hayop. Darating yung panahon, magsasalita sila, mga kapatid. At pagdami ng mga Rome, yung Rome, ito yung mga Romans, at magkakaroon ng digmaan sa pagitan nila at pagitan ng mga Muslim. At gayon din yung mga Hudyo na nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, yung mga Hudyo, magkakaroon din ng labanan. At yung mabuksan yung lugar ng Turkey. Kasi noong unang panahon, yan po ay hawak ng mga Romans. Pero ngayon, alhamdulillah, sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang may hawak na po niyan, kasi yan yung sentro dati noong araw ng mga Romans, yung Turkey. At yan po yung mga senyales, mga kapatid, ng mga araw ng paghukom na minor. At dito naman tayo sa alamatus al-kubra, na kung saan yung ano natin dyan sa ating topic, kapag sumikat na ang araw, kung saan ito lumulubog, sarado na yung pintuan ng tauba. Kumbaga wala ng tauba. Isasara na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag sumikat na yung araw, kung saan siya lumulubog, lahat ng tao, mga kapatid, lahat ng mga tao, pati mga Arabs, yung mga taga-Pilipinas, taga-Amerika, sa China, sa buong mundo, makikita nila yung araw, sisikat na siya kung saan siya lumulubog. Tulu'i syamsi min maghribiha. Ngayon yung mga tao, naniniwala sa Diyos. Kami ay naniniwala kay Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pero sa panahon na yun, sarado na po yung tauba. Kumbaga, hindi natatanggapin ni Allah ang pagbabalik loob. Bakit? Dahil binigyan tayo ng palugit ni Allah. Ilang taon yung palugit sa atin. Mahaba yung palugit sa atin. Alam po natin yun. Nung yung paglabas ni Propeta Muhammad SAW, may mga nagdadawa, may mga nagtuturo,
may mga nagpaparating ng katotohanan, may mga nagbabawal sa atin, pero sa sandaling ito, sarado na po ang tauba. Kumbaga, wala na. Wala nang tauba, wala nang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mangyayari ito, mga kapatid, ng biglaan para sa kalaman natin. Mangyayari ito ng biglaan. Hindi natin alam kung kailan darating yung pagsikat ng araw sa kanyang kinalulubugan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari. At kapag nangyari ito ng biglaan, khalas, sarado na yung tauba. Isa sa mga araw, sarado na yung pagbabalik loob kay Allah. Isa sa mga kapupulutan nating aral dito, mga kapatid, na dapat tayong magmadali, maghanda palagi sa ating mga sarili sa paggawa ng kabutihan. Dahil hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, kung kailan darating yung araw na ito. Kaya marapat sa atin yung lagi tayong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At sampu po ito, mga kapatid, yung sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hadith ni Hudhaifa bin Suaid bin Usaid. Hudhaifa bin Suaid bin Usaid, no? Hudhaifa bin Usaid. Ang sabi niya, Al-Ghifari radiyallahu anhu, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal innaha lan taqum, kasi yung mga sahaba pinag-uusapan nila kung kailan yung araw ng paghuhukom. So sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito darating hangga't dumating yung 10 senyales. Yung ito yung mga, ito na yung mga minor sign. At kabilang rito yung pagsikat ng araw, ano po, sa kanyang kinalulubugan. At nandito rin yung syempre yung dukhan, yung buong mundo, mga kapatid, yung buong mundo magkakaroon ng malaking usok. Ang buong mundo mapupuno ito ng usok. Parang sa loob ka ng bahay, kapag nasa bahay ka, nagpausok ka, punong-puno ng usok yung buong bahay mo. Ang buong mundo mapupuno ito ng usok. At yung mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah subhanahu wa ta'ala, proteksyonan tayo rito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa usok na ito. Hindi natin alam kung kailan ito darating. At paglabas ni Dajjal, yung Dajjal, ito yung nag-aangkin na siya ay Diyos, at lahat ng maniwala sa kanya makakapunta sa impyerno. At si Dajjal, makapangyarihan siya, yung patay kaya niyang buhayin. Asawa mo, mahal na mahal mo yung asawa mo, nagluluksa ka sa pagkawala ng asawa mo, ng anak mo, pinatay, nagluluksa ka, tapos bubuhayin ni Dajjal. Ano yung mangyayari niyan? Maniniwala ka sa kanya. Ito yung Diyos, kasi binuhay niya yung asawa ko, bumubuhay ng patay. Ito yung tunay na Diyos, bumubuhay. Pero siya, pinadala siya ni Allah subhanahu wa ta'ala rito bilang pagsubok sa mga tao. Yung mga sumasampalataya kay Allah, kilala siya. At mababasa nila sa kanyang noo, nakalagay rito, kufur. Yung kufur, kafir, yung nagtakwil ng pananampalataya. Mababasa ito ng mga sumasampalataya, yung mga taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bubuhayin yung patay, tapos yung sa kanyang kanang kamay, nandyan yung impyerno. Sa kaliwa, nandyan yung paraiso. At maliling lang niya yung mga tao. Yung isang tao na sobrang hirap, papayamanin niya ng biglaan. Lahat ng kagustuhan, ibibigay sa'yo. Ganyan yung kapangyarihan ni Dajjal. Siya yung bulaan, napakabulaan niya. At yung maniniwala sa kanya, makakapunta sa impyerno, at maraming maniniwala sa kanya sa buong mundo. Ngayon pa nga lang eh, yung mga nangyayari sa Pilipinas, yung la ilaha illallah, yung mga panluloko ng mga pastor na pinapatayo nila yung taong lumpo, pinapagaling nila yung may sakit, yung mga nanginginig kunwari, tapos papagalingin, papaalisin yung demonyo. Yung mga tao, amen ng amen, samantalang niloloko lamang sila. Yun, yung panluloko na ginagawa ng mga pastor na yun, maraming naniniwala sa kanila. Paano pa kaya pag dumating si Dajjal, na totoo talaga? Yung taong patay, bubuhayin. Harap-harapan, patay, hindi na humihinga. Kahit naputol na yung ulo, bubuhayin niya yun. Ganyan yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Allah. Alam natin yan, nang alam ng mga Muslim yan, na siya'y pagsubok dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung taong bulag, papadilatin niya. Yung taong di nakapagsalita, papasalatain niya. Yung taong may sakit, yung sobrang payat, yung may cancer, yung mga may ketong, yung nalalagas na yung buhok, papagalingin niya ni Dajjal. Ganyan yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit si Dajjal, isa siyang pagsubok para sa mga tao. At ang mga sumasampalataya kay Allah, hindi niya maliligaw. Lahat ng lugar sa buong mundo mapupuntahan niya. Kahit yung Makkah Madina pupunta siya, pero hindi siya makakapasok. Yung Makkah Madina, hindi siya makakapasok diyan. At ang gagawin niya, yung mga hipokrito,
yung mga hipokrito maniniwala sa kanya, yung mga hipokrito sa Makkah at Madina maniniwala sa kanya, lalabas sila sa Makkah at Madina kasi maniniwala sila kay Dajjal. At kaya sila maniniwala dahil may sakit ang kanilang mga puso. Hipokrito nga sila eh, pakita ng tao. Yung Muslim nila hindi para kay Allah, kundi para sa tao. Madudumi yung kanilang mga puso, ang kanilang budhi madudumi. At ito yung mga sampu ito mga kapatid eh, pero hindi ito yung tatalakayin natin kasi sa mahabang usapin ito, si Jesus babalik din dito sa mundo. Si Jesus, si Isa, babalik siya sa mundo. Yung tribo ng Ya'juj o Ma'juj, ano po, lilibutin nila yung buong mundo, magsisira sa kalupaan. Pero hindi ito yung topic natin. Yung topic natin dito is yung paglubog na yung araw, pag sumikat na yung araw sa kanyang kinalulubogan, sarado na yung tauba. Kaya ikaw kapatid, hanggat hindi pa ito nagaganap, hindi pa nangyayari, may pagkakataon na ikaw ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito lamang. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.